Hey, the Bridges, welcome back again to another episode of our room makeover. And I think this is episode 4 or part 4. And feeling ko, ito na yung pinaka-last kasi ang gagawin na lang natin is magde-design tayo, maglalagay lang ng ilan dito. And ayun, tapos na. So yun, finally, matatapos na tong kwarto namin ng ate ko, di ba? Talaga lagi natitinga ng kwarto na to sa pag-aayos kasi ayun, lagi kaming busy, di ba, sa school, tapos yung ate ko sa office. So ayun, ang tagal talaga. Kahit ang dilito ng kwarto na to, ang tagal matapos, di ba? Anyway, so ayun, yung gagawin lang natin for today is, ayun, magde-design ako. So, yung mga design ko dito or yung mga room decor ko is nakatambak pa siya. Tagal nakatambak dito. So, makikita nyo yung gamit ko dito. Tambak-tambak talaga. Tapos dito din, ayun, sa drawer nyo, nakikita yung ang gulo-gulo. Also guys, bukod sa pagde-design dito sa aming kwarto is, ang gagawin din namin ay magiging sliding na yung pinto namin kasi as you can see, ayan. So, ito ang pinto. Masyado siyang sagabal. Masyado siyang nakakain ng space. So, ang gagawin dito is gagawin daw sliding ng tito ko. So, pa-slide na lang siya dyan para hindi siya takaw sa space. So, diba? Parang ang pangat tignan. Tapos, nakaharang pa dyan. So, yun, gagawin na lang sliding yung door natin dito. Tapos, pumili din pala kami sa SM ng ano, ceiling fan. Ceiling fan ba tawag dun? Wall fan. Wall fan, oo. Kasi ceiling fan sa ceiling. Anyway, so yun, bumili kami sa SM ng wall fan and hindi ko muna papakita sa inyo. Pakita ko na lang kapag ikakabit na siya kasi nasa baba. So, nakakatamad dalhin pa dito sa taas. So, color white yun eh, alam ko. Asahi yung tatak, ayun yung binili namin. Tapos, naglagay lang kami ng wall fan kasi medyo mainit dito. And para din mapahinga yung nag-iisang electric fan na gamit namin, which is yung nakita nyo dito sa labas. Ayun, so isa lang siya dyan para mapahinga-pahinga naman, hindi siya masyadong mag-overheat, ganun. So, ayan, bumili lang kami nun. And then, now is i-share ko pala muna sa inyo yung mga bagong room decor na dumating from Shopee. So, ayun, by the way, meron kasi ako no Shopee haul na room decor dito sa channel ko, which is last month ko lang siya in-upload. And meron pa kasi ako mga bagong pinamili na naman sa Shopee, no, na nangayon lang dumating. Kaya, ayun, share ko muna sa inyo, wait lang. So, eto sila, ayan, nandito sila sa isang box, so, diba, Shopee. Pero hindi pala ito lahat, is from Shopee. Yung iba dito is, yung mga room decors na nakatago lang talaga, na dati pa sa akin, ganun. So, ayan, yung iba lang dito, or yung karamihan dito is from Shopee. So, ito yung una natin. So, ayan. Ayan, una is, bumili ako mga stationaries. Ayan, alam ko hindi ako mas stationary, pero gusto ko na maging organized yung life ko, you know. And by the way, yung mga links nito, or yung mga shops, is ilalagay ko na lang sa description box. So, una is, ayan, bumili ako minimalist na ruler. So, 20 ano lang siya, 20 centimeters. So, ayan, para cute lang. Tapos, bumili din ako ng calendar. Ayan, ang cute-cute niya. And yung color niya is milk tea ata, if I'm not mistaken. Pero, ayan siya, o, diba, 2021. Tapos, ayan, may sticker pa siya sa likod para if ever gusto mong markahan yung mga ano-ano mo, yung mga dates, ganon. Then, ito, ayan, sticky notes na grid. Wait lang. Ganyan siya. Wala, sticky notes lang. Tapos, ito, guys, ayan, to-do list. So, bumili din ako, diba, gusto ko nga kasi maging organized. So, ayan, bumili tayong to-do list. Tapos, meron pa siyang paring dito eh. Para pwede din siyang isabit sa corkboard mismo. So, puro ganyan lang yung design niya sa loob. Ayan, pare-pares na. Tapos, ito din, guys. Wala lang. Keme-keme lang. Alam mo yung mga biglaang notes. Tapos, kukuha ka dyan. Ganun. Wala. Ayan lang. Makitan lang kasi ako. Pwede din kasi itong isabit dun sa corkboard. By the way, ito pala yung corkboard na sinasabi ko na if you're wondering. Ito. Ito kasi hindi ko siya binili sa Shopee. Pero binili ko siya sa Daiso. So, 88 pesos lang to. And ang cute-cute niya. Ang mura lang niya guys, 88 pesos. So, ayan. And then lastly, ayan, yung color gold lang na pen. So, ganyan lang. And then next one ito, ayan, itong cute na mini rack tawag. Basta 40 pesos lang to na para siyang nakaganyan. Ayan, ganyan siya. O, diba? Tapos mamaya, assemble natin siya. And then guys, bumili din ako ng vase. So, ito, napaka-cute na ito. Ang cute-cute niya. And this is only for 130 pesos. Pero, ayan, lakas maka-aesthetic be. So, gold siya kasi, you know naman, sobrang hili ko sa gold talaga. And meron siya dito, ganyan, para sa paglalagyan mo ng plants or ng halaman, ganun. So, ayan siya, diba? Very, very cute and aesthetic. So, ayan, I very, very like this. And then, dito pala sa shop na to is, ito din yung binili ko, ayan. So, bumili ako nito ng clamp and it's so cute. Ayan o. Ganda din niya. Ang ganda ng design niya. Ang cute-cute. So, ayun lang pala, no? Yung mga nadagdag kong binili sa Shopee. So, kala ko ang dami kasi
laki ng box na ito, pero puro lang pala siya mga tambak ko na room decor dati. Okay guys, so ayan, pakita ko sa inyo kung gaano talaga katambak-tambak dito sa kwarto namin. So ayan, 'di ba? Ayan yung mga lalagay namin diyan sa shelf. So ayan, medyo naka, medyo lang kasi hindi ko pa alam kung ganyan na yung ayos niyan, pero ayan din yung silver play button ko. Bala ko siyang i-display dito sa shelves. So ayan, meron pa ako diyan mga PR ganun. So actually meron pa nga dun sa labas, pero sige, ito muna yung ayusin natin. So okay mga bitches ko, so ayan, dito muna tayo sa table na part na mag-aayos. But anyways guys, ayan, ayusin muna natin tong mini rack para may lalagyan na dito and mabawasan na yung kalat. So ganito siya. Okay naman yung plastic niya. Ayan, maganda naman yung klase ng plastic niya. So there, ayan siya. Diba ang cute niya? Although hindi siya kasi sturdy or parang steady. Ayan, medyo wobbly siyang ganyan, oo. Oh. O, diba? Pero okay na din naman kasi ang cute pa rin niya. Ayan, oh. Tapos dito kasi, pala ko lagay sa ilalim is yung mga, ito nga, mga ayan, yung mga stationery, ganun, ganun. Tapos dito sa taas is, ito, lalagay ko to. By the way, ito pala yung laligyanan nitong parang mga chocolates ko is from Japan Homes. Ito, 40 pesos lang kung laligyanan na to sa Japan Homes, guys. Sobrang steel. So, ayan, ito din, lalagay natin. Wait lang, try nga natin. Itong laligyanan din pala guys, this one is from Japan Home. Sabay ko tong binili. Ayan, silang dalawa. So this one is 88 pesos lang. Tapos may kasama na siyang divider. And then dito naman sa side na to, itong pinakadulo is bala ko maglagay ng vase. And ito siya. Ito yung vase na nakuha ko sa PR ng Nivea. Dito ko siya ilalagay. Tapos maglalagay lang tayong plants dyan. Sana natin itong corkboard from Daiso. Ayan. So dito ba siya? Okay ba siya? Is it good here? Is it cute? So, yung ganito muna siya, guys. So, medyo ganyan ko muna kasi hindi ko pa alam kung paano ko ito kakabit. Tapos, ito pala is hindi siya dyan talaga nakalagay. Pala ko kasi ito lagay doon, dyan part. Okay, guys. So, mag-arrange muna tayo ng mga plants or ng mga flowers dito sa vase. So, ayan. Meron kasi akong dalawang vase na ide-design. So, ito silang dalawa. So, dito muna tayo. And dito sa white na to is bala ko, minimal lang siya. Feeling ko nga ito lang lalagay ko eh, nakagay. And then for this one cutie right here is maglalagay tayo ng tropical leaves. So, ito. Tapos itong dalawang dandelion. Is it cute like that? Okay guys, so ayun na silang dalawa. So mamaya ipa-place na natin sila doon. Okay, so ayan guys, may mga natira-tira pa dito. Yung mga hindi nagagamit. Pero malay natin is magamit natin doon sa main shelves. So, ayan sila. Tapos, itong LED is kakabit pa natin. Pati itong mga parang garlands. Ayan, guys. Okay, so, try na natin ito lagay. Kung bagay. Here sa dulo. There you go. So, ayan na sila. Tapos, ito is ikabit na natin dito. So, ayan, may hook na sila both sides. Tapos, ang lalagay ko naman is naglalagay ako ng screws dito para ayun yung sabitan niyang nakaganyan, you know? Later. Girl, ayok na. I give up na. Hindi kumabutas kasi masyado matigas tong part na to. Alam nyo, yung purong kahoy tong part na to. Hindi ko madik-dik ng ganun, be. So, baka sa tito ko na lang yung sa gun na ginagamit niya. Okay guys, so ito naman yung lilinisin or yung ayusin natin yung sa drawer na part. By the way, yung kay ate is hindi ko siya gagalawin kasi sa kanya yan. So, siya bahala sa space niya. Kaya nandito yung skincare ko. Tapos ito is yung parang magiging jewelry box ko. Except for this one. Ito yung nasa taas. And ito is bala ko. Itatago ko na tong part na to. Ito na lang yung pinaka is stay ko. Okay guys, so ayan yung pinakaayos ng ating parang drawer na part. So ganyan siya. So ito is itong lalagyanan sa Shopee. And then ito is sa Shopee din. And then ito guys, yung salamin pala nito. Hello! Is nabili ko din pala sa Daiso. Ayan, 180 pesos ata to. Tapos ito sa DV. 120 lang to guys sa DV. So ayan siya, nilagyan ko siya ng mga ayan, disposable sponges. And then ito, yung parang ginawa kong jewelry box. Tapos dito lang sa pinakababa yung mga lagi kong ginagamit na brushes. So, ayan lang sila.
Hey, Debrishel. So, ayan, I'm sorry pala kasi hindi ko natuloy yung pag-ayos ko nung isang araw, no? Kasi something came up, so, ayan. Now na lang natin itutuloy. And anyways, wait lang. Hingal ako kasi may dumating na package. So, very, very exciting yung dumating na package sa atin, no? Kasi it came from a brand. Pero bago yun is, update ko muna kayo kasi, kapong pala guys, is dumating na yung tito ko, which is siya yung gumagawa or nag-ayos dito sa kwarto namin. Ayan, siya yung gumawa ng table, ng mga shelves namin, ganon. So, ayun, dumating na siya para gawin niya na yung sliding door namin. Yes, and now, tapos na siya. So, finally, nagawa niya ng sliding door, no? Kasi hindi ko lang talaga siya na-film kahapon kasi umalis kami ni Amon. So, nabutan ko na lang siya nagawa. But anyways, ito na. Papakita ko na siya sa inyo. Ayan, tuwang-tuwa na ako kasi wala nang masyadong abala sa space namin. Diba, alam niyo naman yung pinto namin is nakapasok siya kapag binubuksan. So, ngayon is hindi na. Ito yung itsura niya. So, ito na siya. Ayan, wag yung pansin yung gamit-gamit sa labas. Pero, ayan na siya. O, diba? Tara! O, na-close na. Wait lang, pakita ko sa inyo ng pool. So, guys, ito. Papakita ko sa inyo. Diba? Wait lang. Tignan nyo pa kapag papasok ako. Diba? Very, very spacious niya na, guys. So, sa dating pinto, na kapag ino-open mo ay nakalatag na yung kutsyon, kailangan iangat pa namin yung kutsyon dito sa pinakadulo para mabukas yung pinto. So, ngayon, no need na and less hassle kasi, ayan, sliding door na siya. And also, guys, update is, nakabit na rin yung aming wall fan. Ito, papakita ko sa inyo. So, ayan, guys, yung wall fan namin, nakabit na siya dun sa taas. And Asahi yung tatak niya, ayan, and color cream and white yung kinuha namin. And hindi pa namin to kasi masaksak kasi, you can see, ayan, kailangan niya ng extension, guys. Tapos, ito yung package na pinadala lang kanina. So, ayan, meron pa yung TV, guys. So, ayan, from Realme. Thank you so much, Realme. Pero mamaya na natin to bubuksan and i-assemble kasi sobrang init dito, guys. Iba muna yung gagawin ko. So, ang gagawin ko lang muna ngayon is magpipintura muna tayo, guys, ng mga small details kasi as you can see dito sa door. Is ayan, no, diba? Ayan yung mga kahoy na kinabit dyan. Pipinturahan natin yan ng white. And ito din pala, guys, ayan, pipinturahan natin yan. Itong mga tornillo na black na to kasi medyo nakakairita siyang tingnan. Ayan, okay, guys, so, ayan, meron na tayong pintura dito and color white galing sa mga dati or tira-tirang pintura noon. Pero, ayan na siya. And wait lang, tatali ko lang yung buhok kasi baka mapinturahan din ba eh. Guys, ilagay na din pala natin to. Ayan, itong LED doon, dyan sa taas. So, ayan, guys. Look how cute it is. So, ayan, nakalagay lang siya sa pinakagitna. So, try ko na rin itong ilagay, itong mga garlands. Nilagay ko na lang siya dito. Ayan, dito ko kasi talaga ito balak. So, nakaganito lang siya dyan. Ayan, para lang siyang nakasabit dyan. O, diba? So, itong isa, hindi ko alam kung saan ko lalagay kasi dapat sa salamin to. Pero parang hindi siya bagay. Hi. Hi. So, buksan na natin to. Itong TV binigay sa atin ng Realme. So, ito siya, guys. Grabe, ang laki pala nito. Hindi ko expect na ganito siya kalaki. Ayan. So, ito is kanina napadala. Tapos, nanggaling ko lang yung mga tape, no? So, itong TV nila na bubuksan ko sa inyo or i-unbox ko today is yung kanilang bagong release ng smart TV nila. And by the way, guys, disinfect ko na to. Don't worry. So, yan. So, kami na rin lang. Andito. Lagi siya umi-ify dito. Pero anyways, ito siya, guys. Ayan, 18cm or 32 inches siya yung lapad niya. Guys, mura lang to. Nakita ko kasi siya sa Shopee. 11k siya. Pero nakasale siya ng 8k na lang ata. So, check nyo na lang, guys. Ilalagay ko din yung link sa description box. Ito na yung pinaka-TV. Ito lang yung pinaka-insura niya. Medyo magaan lang siya, hindi siya ganun kabigat. So, of course, ayan yung mga manual niya and etc. And then ito, meron siya kasamang dalawang stand. Ayan, stand siya. And then ito yung remote niya, guys. And may free battery na din yung remote. Tapos itong mga
turny-turny. Hindi ko alam kung para saan to, pero ayun. Ayan, so ito yung pinaka-remote niya. Talagang pang smart TV kasi ayan, may Netflix na talaga, tapos YouTube, and then Prime TV. Wait lang, show ko muna sa inyo kung saan ako siya balak ilagay. So yun guys, ito is dito ko balak ilagay dyan, nakaganyan sa baba nito. Yan, sakto lang yung pwesto niya dyan, so baka dyan natin ilagay. Okay guys, so ayan, diretso na siya dun sa saksakan kasi sabi ni Papa, auto-bolt daw siya. So, pwede siyang idirekta sa pinakasaksakan. So, ayan na siya guys. Bukas na siya, as you can see, nakailaw. So, try na natin tong remote. So, ayan, nalagay ko na yung battery. So, try na natin buksan. Ayun. Ayun! Realme TV. Okay guys, so ayan na, tapos na ma-setup. Ayan na siya. So, try natin manood ng YouTube. Ayan. Ayan yung iba't ibang apps niya. Tara, tara, tara. Mabo, what do you want? Ito na nga lang muna, Powerpuff Girls. Like Powerpuff Girls? Yes! Wait lang, it's super bright. Ayan na siya. So, malakas siya, guys. Hindi ko nga alam kung naririnig niyo ako. HD siya, guys. HD. Cookies! Ayan, oh, maganda yung ano niya, yung graphics niya. Like it? Yeah. Maganda guys, maganda yung ano niya, yung screen niya. Hindi ko talaga alam, hindi ako techie eh. Pero HD siya oh. Okay guys, so ayan, pinatay ko na muna siya kasi wala pa siyang paglalagyan kasi kailangan pang bumili ng sabitan. So bibili muna kami ng sabitan dyan sa taas para malagay na tong TV doon. So lilipitin ko muna to. So ayan, all in all, okay tong TV na to guys. Grabe, sobrang ano niya, sobrang dali niya lang i-operate. Sobrang okay siya. Ayun, okay na okay yung pinaka-quality niya. Ang ganda ng quality ng mga videos na nilalabas dyan. Talagang HD siya. Tapos yung sounds pa is hindi siya sabog, ganun. Ang ganda din ng sounds niya. So, yun, sobrang sulit lang nito. And mura lang nito, guys. Ilalagay ko na nga lang ulit yung link sa description box para makita nyo. So, ayan. Thank you so much, Realme. Tomorrow. Hello guys, welcome to another day of our vlog. So ayun, di ba kanina nakita nyo is sinetup ko muna yung TV or yung ating new Realme Smart TV dyan dito sa baba kasi dito sa taas or yung pagsasabitan ng TV dyan is hindi pa dumadating. In-order pa kasi namin yon sa Lazada, so hindi pa siya nade-deliver dito. Kaya dito muna sa baba, ayan. And guys, nakita nyo naman kanina is nanood din ako, tinesting ko siya guys. And pinanood ko yung kay Byfern, alam mo yun, yung Conheartist, ayun. And enjoy ko actually yung ano na yun, nung movie na yun. So, medyo napatagal. Siguro nanonood ako mga 1 hour, be, ganon. And, after no, na-realize ko, may kailangan pala akong gawin. So, tinigil ko muna yung nood. Kasi guys, ang ganda manood talaga dito sa Realme na to. Ayan, itong TV na to. Super Dino. Ang ganda ng sound. Hindi siya laggy. Basta, ang ganda ng quality nito, guys. Sobrang sulit para sa price nga. Kasi kung makita nyo yung price nga sa pinaka-Shopee, ang mura lang talaga nito. And, ganyan pa yung quality na mabibigay niya. And, mamaya din kasi, guys, bibisita dito sa Amon. So, ayan, mag-movie marathon kami dito. Kasi ang sarap nga manood dito sa Realme, guys, I swear. Tapos, ito, di ba, mga 1 hour, more than an hour ako nanood. And yung dito sa likod, hindi siya nag-iinit or anything. Ayan, yung hindi siya mainit or kahit ano, wala man lang ako nararamdaman na parang heat, ganon. So, okay na okay siya. Hindi ka mag-aalala. Baka pag tumagal, mag-overheat, ganon. Yung pinatay ko muna kasi, ayun nga, kailangan ko maglinis dito before dumating sa Amon. Kasi nga, ayun, mag-movie marathon kami dito mamaya. So, ayusin ko muna yan, yung lamesa or yung table ko, and then itong mga shelves ko. And actually, kasi si ate, guys, kanina umaga, nung tulog pa ako. Ayan, medyo inayos na ni ate, or nilapag niya na dyan yung mga ilalagay niya. Hindi pa daw ganito ate yung pinaka-initial na ayos nan, pero close sa ganyan, kasi sabi niya, lalagyan niya pa daw ng plastic covers yan. Tapos guys, ayun yung side ko, diba? Wala man lang kwenta, no? Walang kaanik-anik. So, ayusin natin yan ngayon. So now, guys, i-finalize ko muna yung ayos dito ng table natin, para stable na siya, no? Kasi, ayan, medyo yung kalat-kalat pa. By the way, ito, bumili pala ako nito sa may expressions. Ayun yung mga pinang pinboard. Pero yung kunin ko lang dito is yung mga color white para bagay dito sa team. And nalagyan na dito, ayan, yung dalawa. Yan na siyang pansabit. So, sabit na natin siya. So, dito yan, nakalagay. Ayan, nakaganyan siya. Diba, ang cute. Kasi itong to-do list, bala ko is, wait lang, ikabit ko dito. Inapit ko pa yun. Ayan, kakabit ko siya dito, guys. Diba? Ang cute!
Wala pa kasi talagang sulat, guys. Oh. Pero ganyan na lang muna siya. So, dito naman tayo sa part na to kasi medyo nakakalatan ako. So, baka i-rearrange ko siya. Lagyan muna natin to. Itong nalagyanan ko ng mga chocolate-chocolate or pika-pika dito sa table. So, naubos na kasi siya. And, re-refillin natin siya ng bago. Hi! So, going back is, ayun na nga, mag-ayos na tayo sa shelves. And meron kasi ako dito, ayan yung mga gamit na possible malagay sa shelves. So, pipili tayo dyan ngayon. Piling ko ito, ayan, naalala yung ba to? Yung doon sa mid jewelry box ko. Ito yung tinanggal ko, diba? So, ito, isilalagay na lang natin dun sa taas. Parang i-display na lang natin siya doon. Gusto ko parang gumawa kasi ng parang hanging leaves. Sayang kasi itong garland. Diba meron tayo natinang ganitong garlands or yung plants. Meron kasi yung ganito, ito yung sa dati ko pa atang setup. Kaya gagamitin natin siya today. So, feeling ko. Ito ko na lang ilalagay. Ayan, para siyang nakaganito. So, ayan guys, naayos ko na siya. O, diba? Para na tayong may hanging leaves dito. And ito din, kasi is bala ko, ilagay dito sa acrylic. So, naka-place lang siya like that. Saktong-sakto nga yung pot dito. So, ayan, kasyang-kasyo siya dyan. So, dyan na lang. So, dito din kasi, diba, ayan, may space dito lalagyan ng mga lipstick. So, sakto kasi diba nagpadala yung sa PH nito. So, ayan, ilagay na natin to dito. And then, guys, meron pa kasi ako dito na tirang vase and color pink siya. Okay rin naman yung color. And lalagyan ko siya nitong dried leaves. Ganyan lang, dyan ko siya ilalagay, diba? Bagay naman sila. Tapos ito, ilalagay ko din dun sa taas. So, lalagyan ko lang nito ng picture namin dito. So, ayan, lagay ko yung picture namin dito na yun. Maganyan lang siya doon. So, tara, ayusin na natin yung dito sa shelves. Tapos itong coaster, ipatong natin. Okay, so ayan na yung pinaka-ayos niya. Ganyan na lang siya. And guys, yung sa taas, hindi ko na pinakailaman. Ganyan na lang ayos nga. Maayos naman siya. So, ayan. And then ito is, nilagay ko na dito yung laptop ko. And ito yung mousepad. Guys, dapat yung mousepad na to is kakulay na kakulay nito. Pero mali yung pinadala sa akin, nakakainis. Pero hinayaan ko na lang kasi 50 lang naman to sa Shopee. Kaya ano natin. And ayan, tapos ito is ganyan. So, yung pinaka-ayosin na lang dito is ito nga yung sa Realme TV na lang talaga. Yung ilalagay dyan or kakabit dyan. Pero all in all, halos ganyan na yung pinakaayos niya. And konting ligpit na lang. Tapos, yan, we okay. So, feeling ko ito na talaga yung pinaka-last. And I think I'll end this right here. Siguro hintayin niyo na lang yung pinaka-update. Siguro sa final room tour natin, no, if ever. Sa mga susunod na vlogs ko, ayan. But for now, ayan na siya, guys. So, we've done a lot so far. So, I'm very happy sa nagiging kalabasan niya. By the way, nandito si Mara naman. So, guys, thank you so much for watching. Salamat sa mga nag-abang dyan. Saka, the episode na nilalabas ko or sa kada part na ina-upload ko sa channel. Thank you so much. And I think this will be the end. So, update na lang guys sa next vlogs natin. And I'll end this series right here. So, sana kahit hindi natungkol sa room namin or sa kwarto, I hope to see you guys on my next vlog. Bye!